Ayun na nga, guys. Welcome back sa ating TPC Division 2 here on Kuyanix Page, powered by Globe at Home, yes, mga sir. And game number 3, Daddy A, kasama niyo pa rin po kami. Yan, dog, sa inyo itong series na to. And anong na-expect mo dito sa game number 3, Daddy A? Siguro kailangan, kung gustong manalo ng 496, gumawa sila ng adjustment na hindi dapat ganun. Kasi na-control, sobrang na-dominate ng Ragdoll yung early game. Okay, same. Ano ba to? Game 2 ba to? Game 3. Kasi pareha sa hero. Deja vu ang nangyari. Oh. Yup, 496 getting the Mars and the Willow for Ragdoll naman. Ganun pa rin. Kung ano yung nag-workout sa kanila, yun yung gagamitin nila. The Weaver and the Pangolier. Pero this time around, walang nabago sa mga bats, yung mga courts. Oo, ganun din. Sana all walang ganun nabago, din. No? Sana all ka na lang talaga, Daddy A. Ayan. Pero again, tingnan natin kung ano magiging next man dito ng 496. I think yung mga heroes kanina din, kailangan nilang pigilan. Like the Drow Ranger, pwedeng isa sa mga isama nila yun sa bans nila. Kasi ikita naman nila kung ano kung paano gumamit din si BD. Nagkamari lang nung umpisa. Mas takot sila sa Terror Blade ni BD Faded. Hatching dapat ako kaso nawala. Okay, ano ba to? Direk, ano ba to? Replay? Direk? Replay, Direk? Sure game 3 daw, sabi ni Direk. Pero matapang Direk, yung 496 na. Oo, matapang yung 496 na, yun pa rin yung draft. No? Siguro, talagang gagawa sila ng adjustment, Casey. I feel like yung mga core nila, the mid and the carry, yun yung maiiba. Okay. Guys, mag-open nga kayo, baka mamaya. Ano ba? Ano yayari? Hello? Daddy A? Nananaginip ba ako? Kasi uulitin nila dalawa lang yun. It's either Sweet Revenge or same old story. Okay. Siguro sa last pick magkakatalo. Parang nagkaroon ng problema ron sa Kungka Razor eh. Yung Razor talaga for 496 yun. Sino ba yung nag-Razor? 496 yung nag-Razor, di ba? So yung 496, pin ko, yun yung kailangan nilang adjust talaga. Mm-hmm. The mid lane. Pwede sila mag-pick ulit ng PA dyan. Sige, pick ulit ka yung PA. Walang problema dyan. Isa yan sa mga pang-counter dyan sa PA. Goods naman yung PA nila kanina, nagkakaroon naman ng farm. Kaso nga lang, hindi balance dun sa iba. Ano to? PA to, Casey? PA? Napredict mo na ba to? Mag talaga PA to, mapalakpak talaga tenga ko. Palakabit, ba't ganun? Hindi, tingin ko, kung mauwi sa Kungka Razor to, medyo... Parang problema yata yun kung ka-Razor ulit yung... Hindi, feeling ko dati doon na magkakaiba eh. Doon magkakaiba dapat. Doon na magkakaiba. They need to adjust the Razor pick kanina. Kasi, nakontra mo nga si Kungka sa lane. Pero how about the team fights, di ba? Yan yung naging problema talaga kanina eh. That's why... Okay. At same ban. Lina nag-ban, tapos nag-ban rin tong kabila ng Magnus, saka Ember. Ano to? Okay. Now, Mark kung kan for your Ragdoll. Queen of Queen. Sayang, history na sana. Sayang. Pero tingnan natin 4-4 na magiging sagot nila dito sa Queen of Pain. Puck is available, right? Puck is available. Okay, so, Puck. Pwedeng yun yung kunin nila dito. Maganda rin yan for Willow is combo as well. Yeah, Puck na. Tama. Sa mga parang maganda sa laning phase. Maganda rin sa team fight. Maganda rin na kasama ng 496. So, anong the rest of heroes of 496. Synergy, so, maganda yung synergy. Synergy. Maganda yun. Mm. Tama, on point. Maganda ang synergy. If back. So, again, kakaroon tayo ng... Eto, this time around, feeling ko 50-50 na yung mangyayari sa game natin, Daddy A. They have a decent lineup, both of them.
Draw Ranger and PA, depende na lang sa timing yes. ng dalawang heroes na yan kung paano sila gagana dito. Ayan. Is it PA or is it Draw Ranger? That's a question. Isa pa doon, kailangan siguro na-take note na rin ng 496 yung sobrang galing gumawa ng yung Vision Gaming. Ba't tinawag nga natin Marites Warding na Ragdoll? Sobrang ganda. Kailangan siguro gawa ng paraan ng 496 yun. Kasi once na na-control yung mapa, ang hirap eh. Ito mo, wala na. Kumbaga, triangle na lang ang meron yung PA. Hindi pa niya makuha. Mm-hmm. Yopi. Mm-hmm. So ngayon, feeling ko magkakaroon siya ng okay na ano... Okay na lane this time around or yung in terms of resources kasi madami magbibigay ng ano sa kanya eh. Marami magbibigay ng space. Space sa kanya. Yes. Okay, ang daming beses na mamatay rin ng Undying. Na puro off cam kill yung Undying namamatay. Puro ganyan, puro parang yun lang yung naging problem nila, masyado naging feeding spree si ano si UD. Ayun lang, naging food trip. Pero paalala ko muna, Casey, for the side of Ragdoll, Citrus using the Queen of Pain, Be Defeated with this Draw Ranger GY, Fangolier, Ogre, Magi. Si mga ba ito, Casey? Si Wang Yang. Okay, Wang Yang. YIF with the river. Uh-huh. Yan, for the side of 496 naman, we have Ohio on Undying Ghost on Phantom Assassin, Xiao Bonbon on Dark Willow, Red on Mars, and Exiler on Puck. Iyon. Kanina, so yung words din eh, nagka-denyan kagad ng words ng early, pero ito, nagpapestuhan lang. Siguro, gagawin ni Ohio, hindi na tulad nung kanina, na ang daming beses na matay with the Undying, medyo hindi Gucci yun eh. Talagang na-food trip na siya eh. Sinamantala ng Ragdoll. Dapat yun yung ano, dapat yun yung maiwasan ng 496 if they want to work it out yung kanilang lineup dito na PA UD sa lane. Less ano talaga, less casualty talaga Daddy A. Round number 2 ng both lanes, no? Magkabila. Aalit lang o magpapalit? Oo nga eh, naku! So, as expected sa mga in-explain natin kanina ng game number 2 na lanes, ganun din yung dapat makita natin dito. Kakaiba nga lang yung mid talaga. This time around, it's gonna be Willow and Mars ulit na kalaban niya itong... Siguro naman matututo na rin yung ito Mars and the Willow kung paano nila lalabanan tong dalawang anong to, dalawang heroes na to. O mag-improvise sila, let's say ganun na kung paano ma-avoid yung kanina na natalo sila sa lane, diba? Oo, yun nga ang kakagulat dun eh. O sadyang mas maganda lang bang Draw Ranger kapag Radiant side? O bagay. Parang feeling ko factor naman din yung dati eh. Naging factor din yun. Dahil makanina, Radiant side yung Willow at saka Mars na nanalo sila sa lane kanina. Dire, natalo sila. Okay. Pero, baka may factor natin. Na ganun. Baka nga. Oh, pwede maaari. Their lineup is just too good. So ano? Okay, nagkamali lang talaga yung 496 sa last pick nila kanina. Hindi nag-workout yung Razor. Ang pangit. Parang ganun ang pangit. Pangit, no. Kahit ayaw mo sabihin pangit, ang pangit. Maot. Natapat. Ito na yung harassment. Support versus support. Carry versus the post three. Kailangan nandun yung harassment. What the hell happened? Oh, yun yung wala kanina. Pero yung first blood, makukuha yan ng 496. Pero that first blood is presented to you by pnxbet.com. Siyempre, use our promo code upon WXC. Meron pa rin bakbakan din sa may bottom side. Nandun yung spear, pero walang follow-up na CC for the side of 496. Gaganti naman si King Defeated with a cross arrow. Nandito rin si Tito Jimmy with the Ogre Magi. Aangat, Chichi Poy. Grabe yung bakbakan ng boat lane eh, no? Namimiss ko si Tito. Oo. Uy, si Ohio. Wala mapapapatay lang si Ohio dito. Ganun nga talang nangyayari. Ganun lagi ginagawa niya. Pero minsan nadadali talaga siya eh. Minsan nadadali siya. Naririnig ba? Sure. Yan, naririnig ata yung electric fan ko. Okay, wait. Okay na. Okay na po. Produkto ba ng 12-12 yan?
Hindi kasi hindi ako naka-aircon sa ano ko sa PC ko. Ayan, kaya naka-electric fan lang ako. Pasensya, ako lang kasi 'to eh. Oo, baka may malapit na magpasko ha, wala pang aircon si Casey. Pero nanawagan, no? Baka naman no, aircon lang. Ganon, no? Walang aircon, di pero di naman malamig. Walang aircon, pero di naman malamig ang Pasko. Hoy! Nako! Nako! Double kill for this draw? Napapanako ka talaga kung nasa side ka ng 496. Naging maganda na naman yung lane ng ano nito, draw. Dagdag ano to. Boost for BT faded. Nako po. 3-1 na yung score natin. 3-1. Yung ragdoll dito, maganda yung kanilang standing at the moment. Their laning is on point as well. Maganda. Kumbaga yung mid dito, expect na natin na may onting edge si Puck. Pero again, maganda rin yung pinapakita dito ni Queen of Pain. Hindi pa rin naman nagpapahuli yung mid laner dito ng ragdoll. Queen of Pain kasi talaga yan eh. Kung ako tatanungin mo, Puck, Queen of Pain. Na ako sa Queen of Pain, pero si Pak, nakakasabay-sabay naman. Oh, Ghost? Kakairita rin talaga kalaban yung Weaver eh, no? Pag-aatakihin mo siya, pwede sa magsukuchi. Pero hold that thought muna. Walang nakabitan na puno, pero one more hit. BT Faded is alive. Hindi na nga nakabanat dun si Xiao Bonbon dahil na-stun siya ng Fire Blast. Instantly, bibigyan siya ng salve dito ng kanyang kakampi. And Ogre, kukuha pa nga ng last hit. Pero madi-deny ni Xiao Bon. Nagaw po kung ano kawawa naman. Hala, ito nagkakasakitan ng sila. Alam mo yung Ogre, pag support ka, nakabuo ka ng Midas, parang ang saya-saya mo. Oo, sino ba mga nakita? Meron ako nakas na ganyan. Sobrang yaman ng Ogre Magi. Sobrang nakakainis kasi ang dami niyang items. Hindi siya mapatay-patay talaga. Dito rin sa CUN eh, DPC. Tuwan-tuwa ka pa niya pagka kumasa yung ano eh. Multicast sana eh. Oo, multicast. Nag-minus ka na nito. Oo. Oo. Dream item best item, Midas, Kyogre. Pero sa punto kasi na to, feeling ko, hindi talaga makakapag-farm si Ogre Magi ng Midas niya kasi si Weaver yung ano eh. Lalim na yung hero na kailangan niya talaga ng maraming farm din para makapag-invest siya ng let's say Aghanim's. Mahal din ang Aghanim's eh. Eh yun ang parang isa sa mga go-to items ng Weaver na support, di ba? Ang galing namang umiwas ni BT Faded. Grabe naman yun. Uh-huh. Iniwasan niya yung Bramble. Pukaton? Pukaton. Pukaton yung Undying. Yep. Kaya pa, pero CS ha, lamang pa rin yun. Lamang pa. Uy, bitumidin! Oo nga, parang patay yata siya bonbon nga rito. Pero rotation kami from YIF. Ayun lang, meron plus 1. 3-1 yung ating labanan, pero nakapick up ng Ogre. Habang BT Faded. Nako. This is kind of alarming para. Oo, alarming to para sa side ng ano na 496 na gano'n na naman. Same story na naman yung mangyayari. Kung baga nakikita ko kay Xie, namang sa last hit and deny sa itong PA, kumpara sa kanya, kumpara sa counterpart. Pero lumalamang naman yung PA, dun sa kills. Dami yan ang ukuro sa bottom. Yeah. Daddy, eto na yung part na mapapasabi ka. Tama ba? Na yun ulit? Na-stun! Yun lang na-stun. Plus yung aggro ng tower nakuha ng Pang. Pero mapapalaman na nandito yung side ng Ragdoll. Xiao Bonbon aangat. Mukhang sasama siya sa langit sa kanyang kaibigan. Nayaki pa ba sila dun? Oo. Sakto yung pag-stun ng Ogre na umaatak yung tower. Medyo masakit. Easy. And sakto pa yung wave, di ba? Dito niya, no? Ni Queen of Pain. Di na-expect ni Pac na ganun, na mababurst lang ng ganun. Hindi na siya nakapag-react ng phase shift, eh. Hindi nakapag-react. Okay, pero namatay naman on the other hand si... Oo. Tanggol. Phantom Assassin. Phantom Assassin, namatay sa top. Ay, Phantom... Oo. Pero namatay din ang exchange si Phantom... Ani, Pangolier. Nangyari doon, namatay si Phantom Assassin. Hindi niya expect. Sakto yung rotation nito. Mm-hmm. Nakagulat siguro siya na nandoon yung PA. Marami naman si BT Faded, no?
Consistent. Ako kung anong game mo na eh. Sobra akong nagtaka talaga kung ano nangyari kay BT Faded doon. Pero may farm din si BT Faded kanina. Hindi lang talaga, ewan ko. AM pa rin kasi talaga yun. Grabe bumuhat eh. Pero ganito kasi talaga. Ang lagi nag-stand out sa ano, sa Ragdoll. Si BT Faded eh. Mm-hmm. BT Faded talaga. Yung mapapansin mo talaga every time. Talagang bubuhat at bubuhat. Bubuhat at bubuhat talaga siya. Kahit if second pick, third pick mo yung hero niya. Okay lang sa kanya. Wala siyang pakialam eh. Promising din yung Ragdoll. Siyempre, sino ba namang hindi? Oo. Makaangat ka sa galing, Division 1, di ba? Tsaka galing silang ano, galing silang open qualifiers naman, di ba? Ang dami nilang, ang dami nilang nakasagupa doon, like yung, RP, Talon, ang dami nilang nakalaban doon, yung Talon ngayon, nakasali din dito. Ano, Talon nila grabe din sa qualifiers, that's why, di ba? Oo, grabe yung pagsubok mo doon eh. Pag tinignan mo yung bracketing ng tournament, sobrang dami. Tapos, ang tawag pa nga dun, Casey, Lasunan. Bakit Lasunan? Kasi best of one yun. Lasunan nga, oo, best of one. Oh. Mahirap eh, pag nachambahan ka ng sobrang gandang lineup, kahit hindi ganun kaganda yung kagaling yung mga individual players, Daddy A. Wala, talagang ano, wala ka nang magagawa kundi magsisi. Oo, nag-coil. Pero kaya ba? Naku po, na-stun? Mukhang damay yata yung Queen of Pain pero nakapalayo pa si Ghost. Pero they managed to broke down. Itong si BT Faded pero what is the cost? Boy pa rin? Yun lang? Nakaligtas? Sabi naman, boy pa rin si Gia, PA. Uy, umabol. Si Truss, pero marang delikado ha. Medyo risky yung ginawang play. Here comes the Bramble. First crown. Ayun lang. Oh, namatay din yung PA. Matay din yung PA. Finally, diba? They got the PA. Yes. Yep. And Daddy A, itong mga exchange of kills natin, di ko alam kung sino yung pumapabor. Parang feeling ko, Ragdoll pa rin ito eh. Ganda naman ang gustong gawin ng pack eh. Kaso nga lang walang papalo up na kakampi. Medyo malayo pa yata. Siguro medyo hindi sila nagkaintindihan. Medyo late yung pagdating eh. Pero still, at least meron sila nakuha na kill. Miscom? After mamatay yung kanilang mga corpse, no? Miscom? Tama. Miscom nga ata. Pero ito na nga, 11-6 just like that para sa side ng Ragdoll dito. And they have already 3,000 gold lead. So, PA. Pero si PA naman nakakasabay naman si Ghost dito. Just like the game number 2, diba? Same story nga. Yung nangyayari. Pero para sa akin, Daddy A, mas parang mas chill or mas kayang sumabay ng 496 ngayon. Kasi they have Upak na kayang sumama din. Kayang mag-teamfight din. Oh, kaso nga lang, eto na, Kingsin, yung Rolling Thunder. Nandoon, pero yung last thing hindi tumama. Medyo split yung kanilang hahabulin. Unang namatay is yung Dark Willow. Here comes the Spear of Mars. Kagandahan is, stand niya. Kaso nga lang, haabun at haabutan pa rin yata ito si Tropa. One more hit na lang. Kaya pa ba? At makukuha na ni Citrus. Blink. Kaso, merong ating teamfight dun sa may baba. BD Faded has been surrounded. Walang Rolling Thunder this time. Ito si GY Citrus finally gets the kill dun sa may parts sa kanila pa nila habol. Pero pak! Namatay! Habang TP out si BD Faded, baka makakaligtas pa ka. Haba ng habol nila kay BD Faded, nakaligtas pa. Ohio for this team. Inahabol na siya dito pero merong stun. Napag-stun pa na pag Fire Blast. Sakto yung dating ni Citrus sa ani YIF na kanina kumahabol dun sa may Mars. Boy na boy pa rin ang bata, ano? Wala, Daddy A, this is gonna be hard for 496 kasi nagagawa na naman ng Ragdoll yung dapat nilang ano eh, gawin good shot sa game number 2. Oy! Huwag na kaya. Nabate, medyo ano lang, sakto naman, cooldown yung mga skills doon ng 496. Na-actuan lang nila yung Weaver. Nice spear for Red. Yep. And still makabawi. Yes, actually hindi naman kailangan bumawi talaga at all kasi maganda naman yung network ng PA kung titignan mo, Daddy A. Hindi naman siya behind talaga. Ang nagiging problema lang dito ng 496 naman is nauna na naman sila sa mga engagement dito ng Ragdoll. Parang kailangan mag-initiate ng Marsh, ng Willow na or ng Puck na maunang mag-smoke. Mauna makakuha ng mga pick-offs kasi ganda na naman yung mga sa kanila, maiipit na naman sila sa mapa. Diba? Uy, uy, nag-face ship na to! Parang ganito! Walang face ship!
Wala, yun lang inaantay. Oh, you're dead. Walang escape mechanism. Hoy! Hoy! Shell bone bone. Ganda nun ha, for the side of 496. Out, no? Si True Ranger yun ha, huwag ka. Shell bone bone na naman ang buhay. May napanood ako kahapon, team, team Secret. Team Secret, si Yapsor. Sobrang lakas nung Willow niya. Naka MKB Aghanims. Pati kapi nga nun po. Oo, oh, saka MKB Aghanims, diba? So, mali yan, makita natin ito mamaya. Si Xiao Bonbon na gumawa na. Kaya natin. Pwede. Yes. Pwede, pwede nga mangyari. Yuri na ba yung PA? Kasi sila smoke. Going onto the bottom side. Fear na ba siya? I think yes, fear na ba siya. Yung game? Magko-commit itong side ng Ragdoll sa baba. Push out na nila yung tower, if ever, no? Kung hindi man sila maka-pick off ng kill, parang gano'n ang gusto nilang gawin, Casey. Yes, yes, gano'n na nga yung gagawin nila. At least, get some objective dito para sa side ng 496. Ay! Na-break yung smoke. Kaso, na-break yung smoke. Ang ganda ng pwesto ni, ano? Weaver. Sabang ganda ng pwesto ni Weaver doon, no? Oh. Ideal na ideal pang break ng smoke talaga. Okay, silence muna for the opener. Hindi pa nakapaglapag ng arena si Mars, mga kaibigan. Here comes the arena, followed by the spear. Sobra-sobra na nga kasi may dream coin pa. Hindi na ka nakalapag, nakalayo yung Queen of Pain si IF. Yan lang, magsusukuchi out. Pero BT faded, siya ang target rito ni Ghost. Rolling Thunder, medyo late na yung pagkasar rito ni tropa nating GY. Walang inabot, no knock up. Nice, ang galing naman ng Ghost. Grabe naman umilag yung PA dito pero nanakap yung Mars. Another knock-up for the Phantom Assassin. Bramble nga rito ilalapag, pero kaya siyang lakitan at kaya siya lapitin nga ito ng Phantom Assassin. Natin yung stun. Terrorize to follow up. Spear for the Pangolier. Napapaligitan nga siya. Napapaligitan siya ito ng 496. Nako po, mga kaibigan. 496. Ubus! Pati pang tubus! Oo, oo. Naipanalo nila yung teamfight sa bottom. Sobrang ganda ng paglapag ng kanila mga ultis and skills. Doon sa teamfight kanina, Casey. Yapi, at saka kung mapapansin mo dito, si Yudi kasi all throughout that team fight, nakakapag-sustain lang siya dito, Daddy. Oh. Eh. Hindi na mamatay. At saka ang aga na mating ni Queen of Pain dito, Daddy. Eh. Supposedly siya yung pwedeng mag-jump sa mga backlines dito para patayin itong si Willow or si Undying. Pero hindi nangyari. Ang ganda ng pagkakapasok niya. Grabe si Ghost dun, oh, pero hindi pa tapos yung ating teamfight. Dinedefend pa nila yung tower. At unang mamamatay si Rainbow Weaver. Parehan support ang wala. PP out na lang ang full rito ng 496. Pero there's the Fire Blast. Maawat nila si Ohio. That is 2-for-1 exchange. Nakakuha ng magandang dalawang sagot. Itong side ng Ragdoll. Push ba sila ng tower? I think so. Pwede sila. Pero alam mo yun, for the side of 496, if ever naman na lumamang sila ng lumamang sa teamfight, pwede pa rin naman silang hindi ganun na magmadali eh. Ah. Pwede pa rin nilang ano lang, chill lang, ganun, chill lang, and hayaan lang itong si PA makapag-farm, diba? Pwede ganun lang yung gawin ng ano, gawin ng side of 4. Si kaya naman nila eh. Tama ka, Casey, kasi kaya naman nila eh. Oo. Yes, yes, Once na, tinan mo, once na natalunan niya si BB Faded, ang laki na ng problema eh. Pero ito, dinadala nila yung laban sa isang Phantom Assassin. Pero, aharang muna itong si Xiao Bonbon. Pero Rice, pero mapipigilan. Lalayo ng bahagya si BB Faded for the free hit. And yun nga lang, at least, nabuhay. Ghost? Oh, makikita ba nila? Ghost? Wala na. Wala. Sakot naman ng multicast na yun, kita mo. Kanina pa nga yun eh. Kanina pa prok ng prok, diba? Pero big fish yun para sa side ng Ragdoll, Daddy, ah. Si PA na hindi. Kung iisipin mo, nahanalo naman sila sa teamfight, pero kasi iba pa rin yung na-outfarm ni PA yung ano eh, yung mga kalaban niya. Sa ngayon, umalay hindi naman na ganun yung nangyayari. Even umalay lang, like ito si Daddy A. Ito yung game whereas makikita natin, nagiging match na match yung laban. And ganun nga yung pinapakita sa atin ng Ragdoll and ng 496. Kala ko muntikan pa yung pack. Pero kaya pa rin ha, kahit na ganun yung pick up. Pero kinaganda lang nun. Medyo nai-slow down nila yung farm, na-pick up nila yung Phantom Assassin. Pero still active pa rin sa mapa itong side ng Ragdoll. Oh!
Oh no! Rolling Thunder in! At nag-wave pa nga rito yung Queen of Pain! At si Red unang mabibigyan! Murado na nga rin yung Sexcyler! It's a disaster for Finance 6! Terrorize nga ba maisalba yung buhay nila? PA dun sa likod! Pupukol nga lang ng kanyang dagger! Somehow, Undying is alive! Pero not the same fate as the Puck! At saka itong si Mars! Tira natin Willow! Mukhang... Deny! Deny na lang! Din. Pero debate sila nung ano doon, nung ilo daddy. Grabe, illusion for the win. Akala nila kinuil kasi ni Pac. Syempre, kailangan mo na follow up afterwards. And kita nyo naman, no? Debate is real. Oh, shoutout ka pala sa mga nanonood sa atin. Si Diane nag-comment pala dito. Hi, baby girl. Oh, shoutout kay Diane. Ayan. Oo, kung gusto nyo mahingi ng battle pass, guys, basic na basic kay Diane. PM nyo lang po yung page na Dianara. Dianara Gaming. Oh, namimigay yan. Mas grabe. Kung si Kuya Nick namimigay ng 500, siya daw 10. Anak, itabi nyo. Basta bigyan nyo lang daw siya ng ano, ng magi. Siya yung ninang, bigyan nyo lang daw siya ng ninong. Grabe naman yun, no? Hello, ano ba, I'm ninang. Ano looking ba, for ninong, ganun. Ano ba klaseng ninong? Yung bigotin yung ninong ba? Yung balbasara. Ay, tignan natin. Tatanong natin, guys, para sa 100 button. Oy! Nako! Nako po si Ghost! Nako! Yung PKB for Ghost! Exciler! Tignan natin. Makakalayo pa nga ba siya. Pero vindicated, ha? On the other part, is down. So, dalawang core yung nawala. Napakaganda ng coin. So, sa may tower, here comes the wave. Pero merong Yule Scepter. Oh my God. Head of 496. They will turn this around. Ang gandang coin man. Pero question mark, namatay si PD Vindicated of camp. Yeah, on the top, under neutral camp side. Pinatay siya ni Mars and ni Willow. Kasi alam nila kasi na nandun na sa baba yung the rest of Ragdoll. So si Draw Ranger medyo naligaw lang. Medyo naligaw lang. Naligaw na lang. Parang may nananalangin ata na Ragdoll na daw. Parang nakabet ata siya, Tossing. Tignan natin. Yan. Ay, di, marami yan. Kasi, marami yan. Marami yan, lalo naka-diin sa Ragdoll. Tapos kaya mo, parlay, papunta sa Boom. Papunta sa Boom MP, exit PNC. Oo, diba? Mamaya, papuntang parlay nga yan, no? Pero sabi daw ni Diane, fake news daw. Ay, sige, sabihin na natin na fake news yung naghahanap ka ng Ninong, pero hindi fake news yung paldo ka. Yan, hindi fake news! Ayan, hindi fake news. Ito totoo yun. Marami na nanalangin sana daw 496. So shoutout din kay shoutout. Ati Ishi. Feeling ko si Ati Ishi ko anong oras na? Hindi ko alam kung anong oras sa ano nila sa ayan ang next caster. Pero feeling ko game 3 yung game 3 yun. Inaantay pala nila. Feeling ko inaantay nilang mag 50 minutes, 60 minutes tong game na to, Daddy. Kaya nandito sila parehas. Pakiramdam ko lang naman. Feeling ko pala din. Parang ganun nga. Pero yun, mamaya tingin ko parang pang championship match yung mamaya, Boom MTG. Ay, oo naman. Anong cast nung dalawang yan? Boom MTG. Ay, naku. Boom MTG. Naku. Tatlong, isang 75, isang 68 lang. 68 lang second game. Favorite na hero pa naman. Favorite na hero ng MTG, Medusa. Tapos yung Boom, mag-Art Warden. Ayun. Feeling ko it's time para lumabas na yung Arc Warden Medusa mamaya na match up. Mga ano siguro mga game 3 mga 72 mga ganun, 72 lang. Naman ano, 'di ba? Oops, pero silence muna. May pop. Ayun si. Wala bang gusto? Aso may terrorize. Uy, terrorize plus the spear. Here comes the swashbuckler. Na-control nila yung Dark Willow. He will be the one to call. Pero si Vindicated medyo masyado yata ang advance. Running away with the PKB. Nahabot siya rito ng Undying. Rolling Thunder. Kailangan tumakbo ni Vindicated. Ayun nga lang nakalayo. Undying will fall down. So was the Mars. Biglang ganun yung nangyari. At patay rin yung PA. Cinco Kamote yung 496. Nangyari ron. Daddy, alam mo kung sinong nakapag-deal ng ang maraming damage doon? Nag-proc yung ano? Nag-proc yung... Multicast? Nag-proc yung multicast. Nakatayo lang si Wang Leang doon sa team fight, namamalo.
Si BT faded, galing siya rin sa may high ground eh. Ay no, wala lalakad siya. Wala din ano, wala din si Queen of Pain that time. Pero for Weaver and Fangler, they were able to dish out damage. And si BT faded. Wala si pa kasi sobrang aga niyang nakuha eh. Ako yung ginawa niya dun. Na-silence siya agad siya. Na-silence siya agad. Wala siyang participation wala sa team fight night. Wala naman silang word dun sa may jungle. Pag-angat niya instant na silence. Ang daming nasa luna. Ano? Medyo maasim. Asim ang ulam ni Kuya Ma. Asymptomatic. Asymptomatic. Toro. Hmm. Yep. Pero, again, 31 and 16 yung score natin. Pero alam mo Daddy, sobrang laki na ng lamang in terms of gold lead dito ng Ragdoll. But look at the towers. Ito na naman po. Asymptomatic kasi. Oh, pagka-silent yung talk, masasilent yung talk. Kasi alam na oo, oh, alam mo na yung mangyayari. Same scenario as before, nung pag-angat niya ng high ground. Eto na nga, nakikipaglaro nga sila ng tagutaguan. Hide and seek, pero unang matatagpuan yung Undying. Na corners na may dulo na pag-sustain, pero nandoon yung tombstone. Mars, with the arena, patay! Si Pangol here, TP out nga rin to the Willow. Citrus nandoon. Pero Pangol here, kapalit ng dalawa. Red? Yeah. No, it's not sa puno. Big deal para sa side ng Ragdoll still. It's just a Pangolier. Buhay si Queen of Pain, buhay si Drow Ranger. Nakuha nila na naman si Pac for like ilang beses na ganun yung nangyayari kay Pac na hindi siya nakakapagbitaw ng coil. Ayun. Diba? Sobrang crucial yung coil dito. Sobrang halaga. Sakit dun. Matatago ka na lang, inaabot ka pa ng multishot. Ano nang sa gilid na nga lang eh, no? Pero yun nga, yun yung gusto ko explain kanina, Daddy A. Kahit sobrang lamang na lamang na yung Ragdoll dito, hindi pa rin nila ito matranslate into a bigger objective. Diba? Hindi. No Roshan. No Tier 3. Diba? Ang hihirapan pa rin dito yung Ragdoll na mag-close out ng game. Kasi isang pagkakamali o dalawang pagkakamali dito ng Ragdoll na mahuli si BT Faded, pwede mag-turn yung tables around for the side of 496 eh. Kasi this is still PA. Diba? Sakit. Nice pick-off coming from Ragdoll. Oo, pagka-silent, talagang alam mo na eh. Pero ito na nga, aabahan kasi nga si BT Faded Puck. Orb palayo. Mag-aabang ng multi-shot, pero nandun yung Rolling Thunder for na knock-up. Pero mukhang patay yata si Exile Learn, buying some time with this Yield Scepter. Pero inaantay nga siya ng gas. Silence. Patay na naman yung Puck. Again, yeah, Pac, once again, that's another day, that's a normal day, kay Pac. Naku, nagpapaisa-isa na yung 496. Oh, same fate as the Pac. Ayun, minus 3 sa langit. Itong side ng 496. Nakalayo lang yung Dark Willow. Hirap ng paisa-isa. Ay, hindi na ganda yung mangyayari. Grabe na, Pac, muna. Parang, 3 consecutive na ganun yung nangyari kay Pac. It just happened for Pac. Sobrang kailangan nila yung Pac eh. Sa team fight eh. Nako, eto. Tupush pa ng tower. BT faded. Easy peasy. Here on the bottom side. At hindi na yan nade-depend ng 496 I guess. Re-reserve na lang siguro nila yung kanilang glyph or fortification if ever mag-high ground. Itong side ng Ragdoll. Easy tower, objective, map control for the side of Ragdoll. Hindi man umangat yung net worth 15k. Hirap, mukhang aangat yata. Easy ah, mukhang che-checking yata. Ito sa high ground, itong Ragdoll. Parang ang hirap pa rin bumasag dito for the side of Ragdoll still. Yung ano pa rin yung combo pa rin dito ng 496 na coil plus terrorize plus yung Arena of Blood. Nakakatakot pa rin pag nagdikit-dikit kayo. Pag inabot ka nun talagang surely makaka-pre-hit yung PA. Tapos may boss hit man tombstone kapag nagawa nila. Medyo binibigyan pa rin ng respeto ng Ragdoll, no? Yung ganong combo, BKB for the Phantom Assassin. Isa sa mga key items na sobrang kailangan niya. Kaya pa nakakaboset yung Fire Blast nitong Ogre. Anyway, 16k gold lead para dito sa side ng Ragdoll. This is too much, pero I think they need a Roshan para mag-move forward dito sa game natin. If
kasi oh, diba, mapipigong pa rin sila, oh. Sakit pa rin yan, parang ano pa rin yan. Yung 6, yung 15k golded na yan, parang baliwala pa rin if magkamali sila na magkamali. Mm-hmm. Kaya-kaya pa rin lumaban eh, no? Ang ganda pa rin ng mga lumaban. Ultimates. Naunahan nila yung Pangolier. Eh, Gibi, ang ganda ng words nila dun. 15k golded, grabe. Pero parang wala lang yung golded na yan, no? PA, ang ganda ng farm niya. Diba? Pak! Dami naman kakamali ni Pak eh. Pili ko dami na talaga pagkakamali ni Pak. Pwede, anytime pwedeng ma-turn around to ng 496, pero... Parang yeah, di yata siya natututo kasi si ilang beses. Hindi siya natututo kasi X ay kailangan mong matuto sa pagkakamali. Kailangan mong matuto, X-Iler kasi siya. X-Iler ni. Eh. Ulit eh, no. Pero tingnan natin sa dito, nagbabantay lang si Xiao Bonbon. Sa Roshan Pit, Mars completed yung kanyang spell immunity item which is the BKB. And feeling ko ceasefire yung mga magiging mangyari pero wala. Ito na naman, baka majibate na naman sila ng ilo, ah. Najajibate sila lagi, eh, no? Napakalawang beses na. Naipukol yung terrorize, eh. Ooh. if you're the side of Ragdoll, parang nakakailang pa rin talaga, no? Na lumaban kahit namang nalamang ka. Eto na. Oo, eto na. Gulong-gulong, Rolling Thunder, para kay Mars, sinilapag yung arena bago mamatay. Tombstone, doon sa may Meralco, mga kabarid. Habang si Exiler nasa baba nga lang, dalawa na yung mabubura rito ng Citrus. Ni Citrus with a Queen of Pain. And here comes the Pak. He will go in. Curse Count for the Ogre. Multishot. Followed by the Wave. Ang layo niya. Easy. Medyo malayo. Si Tropahan. Triple kill for the Queen of Pain. Nandun sa may nuggets yung PA. Di na niya piniling lumapit. Anyari dun, no? Anyari tayo dyan. And, ang ganda ng entry ni GY dun, ha? Daddy A. Yung entrance si GY dun, talagang hindi na nakapag-react si Mars. Nung nakapag-react siya ng BKB, ubos na yung buhay niya. Normal lang siya dito ng heroes ng Ragdoll. And this is a free rush for Ragdoll. Naku po, what's next for 496? Paano nila dedepensahan yung tower sila? Ito yung sinasabi ko na for Ragdoll. Oh, teka lang, wait. Yeah? Oo, wait. Kaya ba today? Nag-dust? Oo, ito na nga, si GY. Nagpa-pump na kanya Rolling Thunder. Let's see. Mukhang delikado yata ang buhay rito ng Willow habang BKB for the Phantom Assassin. Time-lapse lang! Wow, kaibigan! Lalayo with the swashbuckle. Nakaligtas naman yung Phantom Assassin. Yon Scepter buying some time bago mamatay. Monster kill for Citrus. Grabe si Weaver, ang tapang. Tsaka ito yung problema din kasi there's no burst damage coming from 496, diba? Unless mag-crit sa mukha ng ilang beses talaga. Pero pag wala, mata-timelapse lang talaga itong mga heroes ng Ragdoll because of Weaver. And, Daddy, nabanggit ko kanina, Roshan yung kailangan ng Ragdoll to move forward. And mukhang mag-move forward na nga sila dito. They will try to get these towers. Mabilis naman yan, ever. Wala rin BKB si PA. Wala. Ginamit a while ago. Napilita na rin mag-commit nga rito ng Glyph of Fortification. Ang bilis umatak ng Queen of Pain. BD Pady din Citrus. Frontlining for the side of Ragdoll. Manonood na nga lang sila dito. Pinapump pa nga rin GY yung kanyang Rolling Thunder anytime. Ready to meme-fight itong side ng RD. Multishot ginamit. Why na yung Willow with the Shadow Realm? Eto na nga yung Mars sa likod, mga kaibigan. Pak will go in. Bukang delegado yan side of Ragdoll. Rolling Thunder hitting one. Dark Willow lang yung inabutan. Goes with the BKB. Papasok pa nga rin sila. TP out na nga lang itong Ogre. Ayun lang. Pwede pa yata mabigyan si Ghost. Still pre-hit. Yung Drow Ranger sa may backside. Ayaw nga nilang pansinin. At Pangolier, halos 1/4 yung buhay. Pak against this Drow. Astan lang ng Bagya. Boy pa rin si Xiao Bonbon. Tignan natin, 2 versus 1 yung ating sitwasyon. Haangat natin yung first crown for the stun. Here's the dying, isolated, naiwan mag-isa. Apat yung namatay. Aside ng Ragdoll, ang gandang arena coming from the Mars. Yep, for 496, yun yung ano nila, yun yung time talaga na lumaban sila. Na hindi nila kasi pwedeng pag-high ground nandito yung side ng Ragdoll. Pero I'm just wondering, pwede mag-buyback si Queen of Pain dun eh.
Kasi may Aegis si ano, may Aegis si Drow Ranger. So, ang aga niya namatay doon, di ba? Aga niya namatay, pwede siya mag-buyback, may blink siya, may TP siya. Pero hindi niya ginawa. Siguro iniisip niya rin, pwede siyang mag-TP sa out po, sa blink, blink, blink in, di ba? Makakaabot siya doon eh. Abot. I think makakaabot siya doon. It's just that siguro yung decision hindi solid para sa side ng Ragdoll whether tutulungan nila si Drow Ranger kung commit yung buybacks kasi pagka nga naman mas naging disaster. Baka mas maging disaster pa if mag-buybacks si Quinnipin. Pero actually pwede nila i-try yun. Kasi may AG sayang. Namamalag si Drow Ranger na ng 3v1, di ba? Pinaiban na. Ayun nga no? Parang hindi alam ko anong decision doon ng Ragdoll, no? Sinave nila yung buyback ng Queen of Pain. Pero yung 496 ha, magandang teamfight ka na sa kanila kanina. First time ko nakita nag-connect yung Mars at saka yung Pak. Totoo, yung dapat yung kailangan laging gawin. Na, kanina pa dapat natin nakikita kanina yung pa dapat, nakikita. Yung ganung combo eh, pero dami nga pagkakamali ng 496. Na-redeem naman nila yung sarili nila. Hindi pa rin nakakabasag yung Ragdoll. Nahihirapan pa rin sila dito mag-close out ng game. But this time around, walang masyadong ibibitaw na dito yung 496. I think bibigyan nila ito ng mid. And didepensahan na lang nila yung ibang lanes. Draw pa rin kasi. Pero yung 33 minutes pa lang yung game natin. Daddy A. Feels like 40 minutes na yung kinakas natin or 45, 50 minutes na yung kinakas natin. Ganun yung pakiramdam. Kasi 43-22. Ang taas ang scoring eh, no? 33 minutes pa lang tayo, mga sir. Nakakapag-cast tayo ng parang 20 or wala pa. Gantong oras, di ba? Mga 15 kills pa lang. Parang so much bakbakan, so much action yung nakikita natin dito sa Ragdoll and 496. Nag-smoke sila. They want to make something. Saan papatungo itong side ng 496? Actually, without kaya naman nila gawin yan eh. Kaya, oo. Bibiglain nila dito kahit isang hero. Kasi pag na-outnumber kasi dito yung Ragdoll, medyo basag na yung yung pwedeng plano nila sa teamfight. Diba? Tsaka hindi mo nga kasi pwedeng paabutin ng third tower mo yung heroes na to eh. Wait, mag-smoke mo naman. Mukhang magkakasalpukan nga tayo dito. Tignan natin kung lalabas na ba ng triangle yung RD para hanapin ko nasaan ba tong side ng 496. Pero mukhang nararamdaman nila na merong smoke play talaga yung 496 dahil wala naman nagde-depend ng base. Oo, yun na nga yung problem. And mukhang naiilang din talaga yung Ragdoll. Andun yung plano, pero kung yung plano na yun hindi naman or mahirap i-execute, 'di ba? Baka maging setback para sa kanila. Might as well pag-isipan mo mabuti muna kung talagang i-commit mo na lumaban kayo sa labas. Ay ilang pa rin yung Ragdoll, no? Kahit 18k yung network lead nila, no? Yes. Mm-hmm. Yun nga eh. Hindi pa rin. Oh, Hex, ganda. Gandang item for the cute. Push na lang. Okay, mag-reward. Pushing the tower. Susubok. A moment of silence. Susubok. Umangat ng high ground. Susubok, pero parang dito sa ngayon hindi pa secure yung mga buybacks ng Ragdoll. They need to invest on their buybacks kung gusto nilang sumubok ng high ground push. Time na kailangan mag-save up na lahat ng heroes dito sa buyback push nila. Kasi it's gonna be a battle of buybacks later on. Nakikita natin kung gano'ng kamatch yung team fight natin. Tapang ha? Ang isang Dark Willow. Meron yata siyang Yule Scepter. Okay. Nakuha nila si Willow pero parang hindi naman din magbabago yung fact na hindi pa, hirap pa rin mag-push yung Ragdoll dito. Isang team wipe lang to eh. Isang team wipe na lang to eh. Wala pang mga buyback, no? PA pala meron. Ayan, 20k gold need na, grabe oh. Tuloy-tuloy pa rin yung
bulusok ng net worth dito ng Ragdoll. Pero, yun nga eh. Ang dami mong gold lead. Ikaw yung lamang na lamang in terms of halos kalahati. Oh. Kalahati nga talaga. Pero, wala. Parang, ano? Ang hirap pa rin mag-isip kung paano mo tatapusin yung game. Maybe, they need to Roshan, focus on, ano, on Mars. On Mars talaga. On Mars. On Naku. Mars. Yan. Kailangan lang focus sa Mars. Hindi, kinuha yung outpost eh. Oh, ito na kay Rolling Thunder. Pauuna nga sila, Ohio. Hindi natin makapatid. He drops the tombstone, pero he will also drop down. Together with his own tombstone. Namatay rito yung undying. Roshan siguro, antayin dito ng ano? Yeah, they can do that 20 seconds. Para just for the assurance. If ever na mag-go etong si Draw Ranger, kasi syempre, you have to focus on Draw Ranger dito mamaya. Ang iniisip ko lang dito, Daddy Ish. Ano? Pag nag-divine si ano? Si PA. Ay, pero gusto ko yung ano item ni Queen of Pain. Ayun this game to. Para di ka makapag-crit sa mukha. Pwedeng mag-divine. May chance ka makapag-blink out talaga. Makapag-blink out. Huwag yung kilig factor pag nagkaroon ng divine yung post 1. Oo. Baga ba, alaban na lang sila ng isahan. Bahala na. Yep, ah, so yun na nga, 22 na, grabe! Ang yaman ng ano, ang yaman ng Ragdoll dito, pero anin mo yung yaman mo, hindi mo naman matapos yung game. Ayun lang, no? Ayun lang, ang problema. Siguro insurance na nga lang easy with the Aegis of the Immortal, yun siguro inaantay talaga rin. Ayun na. Anong, ikaw contest ba? Siguro hindi na. Ayun this ha, for the Draw Ranger. Mahirap na masyado pag tinakbok na. Pag tinakbo nila yun, masyado ng malayo. Eto na. Bulos tumira na ko. Anong item ni Kyo? Grabe, tagano lang shot. Tagbigay lang steroid. Yun na yun, diba? Sakit kaya din nung damage ng draw dito. Ang kailangan lang naman kasi ni Draw dito, magandang positioning and then pag nakapag-free hit siya, di ba? Parang ganito, ayan. Babalik. Aangat! Oh, nag-spear. Yan sa may gilid. Tignan natin mga kaibigan. Still holding to the Aegis of the Immortal. Ayun na nga, na-hex yung Mars. Nakapag-pump ng BKB. Pero burado na nga kagalito. Isang minuto silang walang Mars pero nag-buyback. BKB has been pumped. By the Phantom Assassin, gusto niya patayin si BD Faded. Out. Ay! Na-timelapse sayang! Ay! Yun lang, na-timelapse! Pero kailangan mag-ingat rito ni Ghost. He will go in once again. Pero na-proc ang Aegis of the Immortal and being defeated. He has been hexed. Pain of Pain papasok. Focus lang tayo sa may PA. Tina-target nga siya mga kaibigan. Citrus, tamang hit lang kay Red. Pero nakakain ng cheese. Kalahati ang buhay ni Ghost. Into the face of Ghost. He'd be defeated. Ayun lang. May Hurricane Pipe. Ala, ang hirap. Ang dami nilang problema. Daddy A. They can first out some heroes dito sa ano na sa Ragdoll. Wala talaga silang mapatay, 'di ba? Time lapse there. Wages, kung problemahin mo pa. And nabanggit ko kanina, Daddy, yung kailangan i-focus ng Ragdoll, narinig ata ko. Kailangan i-focus ng Ragdoll would be si Mars. Kasi si Mars, kung mapapansin mo yung nagpapaganda ng team fight ng 4962. Every time papasok siya with a very good arena of blood. Mag-aano siya, di ba? Nakita mo, lumalawang yung 496 eh. But without Mars, without that good arena of blood, is nagiging disaster lagi yung laro dito or yung team fight dito ng 496. And good job for getting Mars as early as he can. And for Weaver na maya-maya taga-timelapse dito. Hassle yun, hassle yung, diba? Weaver na ganun, may time lapse. Tignan mo, talagang pinilit na nila pasukin yung Draw Ranger. Kaso nga lang, Aegis of the Immortal, na-war up yung BKB ng PA. Walang hirap eh. Tapos may Hurricane Fight. Nakalapit na siya, kaso tinulak siya papalayo ulit. Ay, teka lang. Daddy, Dota pa ba yung pinag-uusapan natin?
Ah, di ba? No, Hurricane pa naman. Oo, oh, sabagay. Paling talaga ni Daddy. Yan. Well, anyway, yan. Maraming maraming salamat sa lahat ng nood dito on our coverage ng CDPC powered by Beyond the Summit and together with our official broadcast partner Globe at Home. Mga sir, maraming maraming salamat on behalf of me and Daddy. Nag-loading. Ayan. Maraming maraming salamat. Pero before we go and mag-proceed tayo for the next series, Division 1 na yun, mga sir, shoutout muna sa ating mga sponsors. Of course, we have The Armory. Mga sir, may bago tayo labas na merch dyan. And kung mapapansin nyo, yung suot ni Daddy A yan, pwede nyo rin po i-check yan sa The Armory. Ayan. Model naman na Daddy nga ni Daddy A. Ayan. So, Shopee natin, guys, is shopee.com/TheArmory. And may bago tayong labas na merch dyan, yung Pathetic Cheater merch. And kung wala naman kayong Shopee app, pwede rin kayong pumunta sa page natin na fb.com/TheArmoryByLupon. And we also have, syempre, special thanks to Still Series and Erbon Active, ang ating number one multivitamins ng Lupon WXC and the rest of us. We also have Phoenix Bet, guys. Don't forget to use our code Lupon WXC every time na mag-visit po kayo sa Phoenix Bet natin. And kung wala pa kayong account, ayan, pwede nyo gamitin yung ano natin, yung ating code na Lupon WXC. And we also have Predator, and I would like to thank as well yung ating official learning partner natin. Yan. Yeah. So, yun nga. Maraming salamat po sa inyong lahat. And we will see you for the next series. This is Upper Division. Division 1. And this one is gonna be MTG versus Boom. Magnitang Laban. So, huwag kayong aalis. Chill lang kayo dyan. And we will be right back. Isang mahabang win streak, kaya nating lahat. Equip